Errol Spence Jr., gagayahin si Turman. Makikipagsabayan agad sa round 1. Pero bago yan mga tol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo ng subscribe button at notification bell at piliin ng all. Salamat. So mga tol, malaki nga daw ang pasasalamat ni Errol Spence Jr. sapagkat natupad na ang pinakahihintay niyang laban, ang makaharap ang isang legend na bukod tanging 8 world champion na si Manny Pacquiao. Bago nga daw magretiro si Manny Pacquiao ay pagkakataon na din niya ito para mas lalo siya makilala at maging isang superstar sa larangan ng palakasan. Kaya nga naman, handang-handa na daw ito sa bakbakan na magaganap sa papalapit na araw. At wala na rin hadlang sa laban at tuloy na talaga ito. Sapagkat ang nagdemanda kay Manny Pacquiao na para Dem Sports ay binasura na ng korte. Matatandaan natin mga tol na pumirma si Manny Pacquiao sa para Dem Sports. Lalabanan dapat si Conor McGregor pero hindi na natuloy sapagkat natalo si Conor McGregor. Kaya naman, mas pinili na lang ni Manny Pacquiao si Errol Spence Jr. na kalabanin. Balik tayo kay Errol Spence Jr. mga tol. So sinabi nga ni Errol Spence Jr. na sa round 1 pa lang ay paparusahan niya ng isang Manny Pacquiao. Bigla ko may naalala sa payag na Spence na ito mga tol. Diba, ganitong ganito din ang ginawa ni Turman nung tumunog na ang kampana sa round 1 ng labanan niya ang ating pambansang kamao. Kung saan nga, pinresure talaga ni Turman si Manny Pacquiao sa round 1 pa lang. Para ipakilala kay Manny Pacquiao ang lakas niyang pinagmamalaki. Na kung saan nga, natikman agad ni Manny Pacquiao ang lakas ni Kit Turman sa round 1 pa lang. Kaya noong umatake ng umatake itong si Turman, dahil buong akala niya ay hindi na agad kinakaya ni Manny Pacquiao ang lakas niya. Bigla siyang nasorpresa sa lakas ni Manny Pacquiao noong gumanti na ito. At si Manny Pacquiao naman ang bumato ng malakidlat at bilis ng kamao. At sa lakas nga nito ay hindi na malaya ni Turman na bumagsak na pala siya. Kaya sa sobrang pagkagulat ay dinaan na lang ni Turman sa ngiti nang bigla itong bumangon. At noong bilangan siya ng referee, biglang sumeryoso ang muka na parang nag-aalala sa kanyang sarili. Sa kagustuwang makabawi kay Manny Pacquiao, sumugod ng sumugod. Kaya mas lalong nabugbog ng gusto si Turman nang humantong pa nga nang magtalsikan ng dugo nito sa ilong. Sa lakas ng tinatanggap niya mga suntok at kalaunan ay tinamaan ng body shot na siyang nagpatigil sa kanya at tinanggal pa nga ang mouthpiece nito dahil hindi na makahinga at todo iwas na dahil baka matamaan ulit siya ng body shot. Kaya naman ito nagpalamang kay Manny Pacquiao para makuha ang inaasam na panalo sa mga hurado. Kaya ang sinasabi ni Errol Spence Jr. na paparusahan niya ang isang Manny Pacquiao sa unang round pa lang ay baka matulad ito kay Turman na bigla na lang bumagsak at baka ito pang dahilan ng pagkatalo ni Spence. Kaya malabong malabo na parusahan mo ang isang Manny Pacquiao sa unang round pa lang dahil once na pinakilala ni Spence ang lakas niya kay Manny Pacquiao, tiyak ay ipapakilala rin ni Manny Pacquiao ang lakas niya para magbago ang pananaw ni Spence at sabihin niya sa sarili niya na hindi pala niya kayang makipagsabayan. Hindi kasi basta-basta kayang idominante si Manny Pacquiao. May tapang kasi si Manny Pacquiao na pag pinaulanan mo ng suntok ay gagantihan ka na mas maraming suntok. Kaya kung gagawin ni Spence na parusahan ang isang Manny Pacquiao at matansya ng ating pambansang kamaong lakas na Spence at kinaya, mabibigyan lang ng dahilan ni Spence si Pacquiao para duminahin siya. Dahil kung kakayanin ni Manny Pacquiao ang lakas na Spence, siguradong susugod na ng susugod si Manny Pacquiao o makikipagtototo na ito para basagin ang mukha ni Spence. Speaking of basagin, talaga malaking posibilidad na mangyari talaga ito kay Spence kung talagang lalaban siya ng harapan at hindi tatakbo. Sapagkat sa bagal niyang sumuntok ay tiyak na lulusot at lulusot ang kamao ni Manny Pacquiao. Kaya magagamit na magagamit talaga ni Manny Pacquiao dito ang uppercut kung gagawin niya ang pumasok na pumasok Manny Pacquiao. At baka yung malaking pasasalamat niya na nakalaban niya ang isang Manny Pacquiao ay baka magbigay sa kanya ng bangungot kung matalo siya ng isang matandang Manny Pacquiao. Kayo mga tol, ano sa palagay nyo? Kaya bang parusahan ni Errol Spence Jr. si Manny Pacquiao? O siya ang paparusahan ng ating pambansang kamao kung makikipagsabayan agad dito sa round 1 pa lang? Comment nyo lang ang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo ng subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat!